yun. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Okay. Okay. Pag-uusapan. Hello guys! Good day sa inyong lahat at welcome sa Noah's Garage. So sa video ito, tatalakayin natin kung ano ba ang function ng blow-off valve. At kailangan ba ito ng ating mga diesel engines? So kung inyong sasakyan ay Fortuner, Everest, Montero, anumang sasakyan na diesel lang engine, eh kailangan nyo ba ng blow-off valve o hindi? So bago tayo pag-usapan yan, ano ba yung blow-off valve? Okay guys, so nandito tayo sa ating diesel engine, Montero Sport. So, ano ba ang purpose ng blow-off valve? Katulad na nakikita nyo sa screen, yan ang itsura ng blow-off valve. Yan ay kinakabit sa pagitan ng throttle plate dito, throttle body, at ng inyong turbo dito. So, kung alam ninyo, marami akong video may kinalaman sa turbocharger at sa ating intake system, sa air intake system natin. So, yung ating turbo, kapag na-scoop na yung hangin mula dito sa ating air intake assembly, pupunta yan dito sa ating turbo, sa ating compression side, yung tinatawag na cold side. So pag kinocompress niya yung air, pagkatapos niya makompress yung air, pupunta yan dito sa charging pipe natin dito, kung nakikita ninyo yan, yan yung pipe na yan, yan yung tinatawag na charging pipe, papunta naman sa ating intercooler. Yan ang intercooler natin. Okay, so may pipe yan palabas, papunta sa throttle body natin. Okay? So, yung air, papasok yan diretso sa intake manifold natin, papunta sa combustion area. Okay? So, may combustion process na. Pagkatapos nun, lalabas yung hangin sa exhaust manifold, papunta dito sa hot side ng ating turbocharger. Pagkatapos, punta sa downpipe, papunta na dun sa exhaust, palabas na ng sasakyan. So, yun yung sistema. So, yung blow-off valve ay inilalagay dito sa pagitan ng throttle body at ng turbocharger. Bakit? Kasi yung blow-off valve, ang function nun ay to relieve yung pressure, yung excess air na nanggagaling sa ating turbocharger. Okay? So kapag tinatapakan nyo yung accelerator pedal, yung gas pedal ninyo, eh pag na-reach nyo yung boost, no, yung boost pressure, so gagana yung ating turbocharger, o-open yung inyong throttle plate. Diba? Kapag mag-boost siya, bibigay siya ng high compression air papunta dito sa inyong makina. Ayan. Pag binitawan nyo ngayon yung inyong gas pedal, yung inyong accelerator, ang sistema, magsashut yung ano, sasara yung throttle plate ninyo, yung butterfly na tinatawag. Pero yung inyong turbine dito sa turbocharger ay continuous na nagbibigay ng hangin yan. Yun yung nagbibigay ng pressure dito sa system na ito. Yan. Kadalasan, yung system na yon, yung excess air na yon ay babalik dito sa turbo. Ang tawag doon guys ay compression stalling. So, minsan, kapag ganun na nangyari, lumulobo yung mga pipe kapag rubberized tulad nito, rubber. Or minsan, magkukos pa iyon ng stalling mismo, mamatay yung engine ninyo. So, yun yung function ng blow-off valve. Nire-relieve niya yung excess gas na yon, yung excess pressure na yon. Kaya dilalagay siya dito, kapag may sobrang pressure na, bumubukas yung valve, lumalabas yung air sa ano, sa environment, sa hangin. So, nare-relieve yung pressure. Kaya siya tinawag na blow-off valve. Yung iba guys, hindi gumagamit ng blow-off valve. Ang ginagamit nila yung diverter valve na tinatawag. So, yung diverter valve naman, meron siyang valve din, dito rin nilalagay, tapos meron siyang pipe papunta dito sa intake. So mangyayari kapag may pressure, babalik lang yung ano, yung hangin papunta doon sa turbocharger ninyo. So yun yung diverter valve. So kadalasan blow-off valve ang ginagamit kasi meron daw siyang purpose. Yung pinaka-purpose noon, yung tinatawag na turbo sound na tinatawag, yung wapish. So, pakita ko sa inyo ha. Yan. So, nakita ninyo na yun yung
gusto ng mga car enthusiast na marinig nila sa sasakyan nila, lalo na kapag ginagamit nila yung turbo, no? Pagka nagbubush yung turbo nila, narinig nila yung sound na yun. Eh, talaga naman gaganahan ka mag-drive kapag narinig mo yung ganong sound. Pero talaga bang kailangan natin yun, yung blow-off bulb na yun? Una-una, sa petrol engine, kailangan talaga ng blow-off bulb kung turbocharge ang inyong engine. Hindi naturally aspirated ang inyong engine. So kung turbocharge ang engine, petrol engine, no, gasoline engine, kailangan nyo talaga ng blow-off valve. Bakit? Kasi yung throttle plate ninyo, sarado yan kapag ka hindi kayo tumatapak sa pedal. Sumasara yan, no. Nakadepende kasi ang iyong engine doon sa air. Kaya sumasara yan. Pag binubuksan nyo yan, nagbibigay din ng fuel yung inyong injectors kapag ka nabubukas yung plate na yun. Ang problema, kapag ka turbocharge ang petrol engine, eh nakasara yung throttle plate, magkakaroon ngayon ng pressure dito. So kadalasan ang blow off valve ay ginagamit lang, okay, ginagamit lang sa mga petrol engines, okay? Pero ginagamit din ba ang blow off valve sa mga diesel engines tulad nito? So makita nyo dito, stuck yan, wala namang blow off valve, di ba? Wala kang makikita ng blow off valve diyan kasi hindi naman kailangan ng blow off valve ang diesel engines kasi ang ating throttle plate ay laging nakabukas. Yung ibang diesel engines, tulad ng ibang kotse, tulad ng CRDI na Hyundai Accent, wala siyang throttle plate, wala siyang throttle body. Kasi pag diesel engines, hindi siya dumidepende sa hangin. Compression kasi siya, compression engine kasi siya. Kaya nung naglinis tayo nito, 'di ba, ng throttle body natin, nakabukas yung throttle plate niya, hindi siya nakasara. Kasi naka-open lang talaga siya. Yan, kapag ka sumasara yan, ibig sabihin lang niyan, gusto lang natin bawasan yung diesel na ini-inject ng injectors natin sa makina. Pero basically, diesel engines don't need blow-off valve. Okay? Pero may makikita kayo na mga diesel engines na may blow-off valve. Para saan yun? Well, aesthetics lang yun, no? Cosmetics lang ng inyong sasakyan yun. Hindi yun talaga kailangan ng inyong diesel engine. Kahit na sabihin nyo nag-improve kayo, nag-modify kayo, upgrade kayo ng turbo, nag-upgrade kayo ng intercooler, eh hindi nyo pa rin kailangan ng blow-off valve kasi nga yung ating throttle plate ay laging nakabukas. So walang pressure na mabibuild up dyan. Okay? So kapag binibenta kayo ng isang auto shop, lagyan natin, boss, ng blow-off valve para astig, di ba? Pag tumatakbo kayo ng mabilis, eh naririnig nyo yung turbo. Nasa inyo yun kung gusto nyo yun. Pero basically, you don't need them. Okay? Hindi natin kailangan ng blow-off valve para sa mga diesel engines. Okay, so sana natuto kayo kung ano ang blow-off valve sa mga diesel engines. Ganoon din sa petrol engines. So nasa sa inyo yan, guys, kung gusto niyo magpa-install ng blow-off valve sa inyong mga makina. Sana may natutuhan kayo at pakisuyin na i-like ito at mag-subscribe kayo, okay? Maraming salamat at sa ulitin.